Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Lalong-lalo na po sa Kalingap community at sa tatay po at founder ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalingap Rap, si Kalingap Edna at sa buong Kalingap partners and reactors. So ngayon po araw is magbibigay ako ng aking reaction, medyo late but it's better late than never. Yung tungkol po doon sa episode 6 and 7. Ayan. So, ng Kalingap serie, ng Rosiel po Kalingap serie. So, ayan po, no? Ang ganda nung feedback ng teleserye. Although na merong mga buzzers, pero natural lang po yan kasi syempre natin papiplease lahat ng tao at saka may mga tao talaga na hindi silang mahilig sa mga kilig-kilig, which is nirespeto naman natin yan. No? Pero para doon sa karamihan, talagang naghihintay at nag-request na ibalik ang episode 6 and 7. So, eto na nga, no? Doon sa episode 6, ang ganda. Ang ganda po ng resulta. Although na na-hot seat po doon si Rachel at saka si Ruel, ang Rochelle, eh, maganda po ang naging outcome ng hot seat na yon na, time na yon, no? Na nakausap po ni Kuya Val ng masinsinan itong mag-tandem, itong mag-love team. And na-interview and kung ano pa yung mga napag-usapan about sa mga previous na mga issue. Ang ganda po ng mga advices na ibigay ni Kuya Val na, di ba, tuloy lang kung ano yung maganda, di ba, kung ano yung mas makakabuti, and huwag pansinin yung mga bashing kasi natural lang naman yon. And dito sa social media is talagang hindi pwede walang bashing kasi yung mga bashers na yan ay isa din yan sa mga promoter or isa din yan sa mga nagbibigay ng exposure doon sa mga taong binabash nila, yun, kumbaga nakakatulong din, merong mga advantage sa mga disadvantage, which is very natural naman yan dito sa social media. And sabi ni Kuya Bal, siyempre bilang pamangkin niya si Ruel, talagang masasabi niyang itong si Ruel talagang mabait na bata, di ba? At saka tested and proven naman yan, di ba? Masipag mag-aral, sa katunayan ay naging cum laude, no? Sa isang degree holder at cum laude. And yung pag-charity po ay hindi po madali yan, pero siyempre, di ba, kung yun talaga yung sabi nating linya mo, di ba? Eh yun talaga yung kinahiligan niya, di ba? And dito naman kay Rosiel, siyempre bilang bata, di ba? Bilang bata at baguhan sa SOCMED, marami din mga advices, di ba, na ibigay si Kuya Bal. And yun nga, no, na hot seat nga silang dalawa, na itanong kung ano yung mga quality ng isang lalaki at babae, di ba, na sabi ni Rosiel, ni Rachel, ang gusto lang naman sa isang lalaki ay siyempre yung mapagmahal, mabait, malalahanin at mamahalin siya ng tunay, di ba? And basta, no, nakakahilig yung hot seat moment na yon. And ang maganda din doon yung mga advices ni Kalingap Edna na siyempre pinayuhan yung dalawa na priority mo na yung pag-aaral ni Rachel dahil siyempre bata pa nga. And huwag mo na masyadong kumbaga, huwag mo nang masobrang ano yung attachment sa bawat isa kasi siyempre andyan minsan yung temptation, di ba? At saka sa edad ni Rachel, very fragile, di ba? Marupok, di ba? At saka mapupusok yung mga damdamin ng mga bata ngayon at the age of 24 kay Ruel ay batang-bata pa yan sa panahon ngayon, di ba? So ayan, no, ang ganda ng mga advices na binigay, although na merong mga talagang prangkahan na tanungan, pero maganda po ang kinalabasan. At doon nga po ay pinaalam ni Ruel kay Kuya Val na isasama niya si Rachel doon sa pag-uwi sa kanila, and payag naman yung pamilya ni Rachel, and sa katunayan sasama po yung tatay niya at mga kapatid niya at saka tiyuhin niya kasi gusto rin nilang makita yung family sa mother side ni Rachel, di ba? So okay po yung naging kwentuhan doon sa episode 6, doon sa hot seat moment na yon. Okay na sana, okay na sana.
Pero nagkaroon ng ano, no, aberya, 'di ba? Syempre, pumasok itong kontrabida na si Dr. Love, ayan, 'di ba? Kontrabida 'to pero idol ko 'to. So, okay na ang lahat, pero pumasok yung kontrabida na si Dr. Love. At ito nga, sinulsulan si Kuya Val na kailangan kausapin daw si Ruel na hindi payagan sa kausapin yung tatay din ni Rachel, na hindi payagan na isama si Rachel kasi ang pangit daw tingnan na sa murang edad ni Rachel ay isasama ni Ruel doon sa lugar nila. And parang nasusulan yata si Kuya Bal at kakausapin daw po yung tatay ni Rachel na parang hindi nga naman maganda na isasama si Rachel doon sa lugar ni Ruel, di ba? So, eto, parang nagkaroon ng curiosity at nagkaroon ng agam-agam si Kuya Bal doon sa sinabi ni Dr. Lam na parang umaagree siya, no? So, ang dami na namang disappointed dito kay Dr. Lam. Sabihin na naman, eto na naman yung kontrabida, pumasok na naman, paepal na naman. So, ayan, no? Sobrang nakaka-excite na may thrilling, no? Diba? So, ang daming nag-aabang. And eto na nga, pumasok na yung episode 7. So, dahil po dito sa panunulsol ni Dr. Love kay Kuya Val, nagkaroon na ngayon ng agam-agam or nagdadalawang isip na ngayon yung tatay ni Rachel kung sila ba isasama kay Ruel sa pag-uwi, 'di ba? Kung sila ba ay itutuloy pa na sumama doon kasi parang nahiya daw itong tatay ni Rachel doon sa mga sinabi ni Dr. Lam, 'di ba? So ito namang si Ruel ngayon medyo nalulungkot at medyo disappointed kasi planado na ang lahat, 'di ba? Planado ng lahat. May mga ticket na sila, round trip ticket pa, and then meron na silang mga sasakyan na kinausap na magiging service nila pagdating doon. So, sabi ni Rachel, baka pwede, no, na kausapin yung tatay niya, 'di ba? And sabi naman ni Kalinga Prab, and try niyang kausapin, 'di ba, kung ano yung magiging resulta, kasi nga pasaway talaga ito si Dr. Love, panira na talaga ng moment ito. And eto nga, di, pinasok na naman yung kanyang bata-bata na si King of the Night, di ba, doon sa JS Prom. Ayan, si ano ang pangalan, nakalimutan ko. Ayan, so andoon si Ruel. Nung dumating si Ruel, nagigitara itong si Prince of the Night, diba? Si King of the Night pala. And syempre, nandyan yung selos-selos moment ng konti, diba? And talagang sinisingit pa talaga ni Dr. Love na huwag sumuko itong kanyang bata-bata, diba? And yun, no? Sana, 'di ba? Sana matuloy yung pagsama ni Rachel ng pamilya niya doon sa pag-uwi ni Ruel kasi nga italagang planado na kahit yung pamilya ni Ruel doon ay naghihintay na rin at talagang naka-ready na rin sa pagdating nila ni Rochelle, ni Rachel. So ayan, no, sana wag susulan ng susulan itong ni Dr. Love, itong si Kuya Val, para hindi po makasama yung pamilya ni Rachel. Wala naman pong masama kasi pag sumama yung pamilya ni Rachel doon, 2-1, 'di ba? 2-1 dahil makapamasyal na sila doon sa lugar ni Ruel, makilala na ni Rachel yung pamilya ni Ruel, at the same time, makilala din ng pamilya ni Ruel yung pamilya ni Rachel. And at saka yung pinakaplano talaga ng papa ni Rachel is makapunta doon sa family side ng kanyang asawa or nanay ni Rachel at makilala po personally yung pamilya kasi never pa po niyang na-met yung pamilya po ng nanay ni Rachel, diba? So, ang daming mga plano na pag-uwi nila doon sa lugar ni Ruel, ang dami pong mga plano na talagang magaganda at saka talagang makakapag-benefits po talaga ang pamilya ni Rachel, diba? And hindi naman tayo mangangamba na kahit na sumama si Rachel kay Ruel kasi kasama naman po yung buong pamilya. Ito lang talaga si Dr. Love ang talagang panira moment, ang talagang tawag dito
kontrabida lang talaga sa buhay ng Rochelle. Pero huwag kayong magalit kasi yun yung role ni Dr. Love doon na magiging kontrabida. Talagang feel na feel niya yung kanyang pagiging kontrabida, diba? And ang galing, no? Ang galing ni Dr. Love kasi talagang napupuna. Every time po na merong episode ay napupuna po talaga yung acting ni Dr. Love. So meaning to say, ang galing niya magdala ng kanyang role kasi ay napupuna siya, nabibigyan ng pansin, diba? So ayan lang, no? Hoping na magiging okay ang lahat, matuloy ang plano, and wala nang paepal na kagaya ni Dr. Love para hindi na masira yung plano, diba? At saka huwag niya nang i-insist itong si King of the Night kasi nga po yung pundasyon po ng Rochelle sobrang tibay na, di ba? Kahit na sinabi ni King of the Night na best friend niya si Rachel, talagang pinupush talaga ito ni Dr. Love, di ba? So ayan yung nangyari, di ba? Hindi pa natin malalaman kung matuloy ba or hindi ang pagsama ng pamilya ni Rachel doon sa lugar ni Rowell, and abangan pa po natin sa episode 8 or sa mga iba pang susunod na episode. And syempre dahil po paepal itong si Dr. Love kontrabida, ini-insist pa niya dito kay Kalinga Prab na si King of the Night pa yung maghahatid kay Rochelle sa pag-uwi, na alam naman niya nang nandoon si Rowell, di ba? Paepal talaga ito si Dr. Love, di ba? Ang daming naiinis, ayan. Pero tuloy mo lang, Dr. Love, yung pagiging paepal at pagiging ano mo dyan, kontrabida mo, kasi talagang ikaw yung nagbibigay highlights sa kwento ng Kalingap serye na to. Kumbaga, ikaw yung nagiging seasoning, di ba? Ikaw yung nagiging panlasa ng Kalingap serye na to. So, ayan, kontrabida ka man, paepal ka man, idol pa rin kita. So ayan lang, no? Ayan mga Kalingap. So wag nating kalimutan na ang Kalingap community po ay isang charity community, ang pagtulong, ang paglingap ng mga tao na tutulungan, ang paglingap ng mga taong naghihirap sa buhay na matulungan po ng Kalingap. Ayan po yung pinaka main na mission ng Kalingap, ang pagcha-charity at pagtulong. Kumbaga itong mga Kalingap serye na to, ito lang yung for entertainment purposes, para po mabigyan ng kasiyahan, mabigyan ng katuwaan yung mga supporters. So sabi ko nga, inulit-ulit ko, this is one way of saying thank you, and this is one way of appreciation para po doon sa mga fans and supporters and sa mga sponsors na talagang all out support sa Kalingap. Diba? Gusto lang mabigyan ng kasiyahan ng Kalingap yung mga supporters, and kumbaga adlib lang ito doon sa mga charity works ng mga Kalingap partners natin, diba? So ayan, huwag masyado nating seryosohin at huwag tayong mag-focus dito sa Kalingap serye, kasi merong mga nagsasabi na charity daw pero bakit parang nagiging fandom, diba? Meron akong mga nababasa na comments na ang Kalingap ay isang charity community pero ngayon bakit po parang nagiging fandom. Huwag po tayong mag-focus dito sa Kalingap serye, kasi sabi ko nga, this is for entertainment purposes lamang, mabigyan lang ng kasiyahan at katuwaan yung mga supporters. Pero bigyan po nating pansin yung mga charity works po ng mga Kalingap partners natin. Ayan, kaya nga po ako, although na supporters ako ng Rochelle, ng Idre, ng Edrica or whatsoever, pero mas nagpo-focus po ako sa mga charity reaction, kasi yun yung pinaka main mission ng Kalingap, yung pag-charity works po, ang pagbibigay ng tulong doon sa mga taong nangangailangan, di ba? So doon sa mga nanonood po ng Kalingap serye, wag mo nating masyadong seryosohin, kasi sabi ko nga, this is for entertainment purposes only, and isa din po ito sa mga way na makakatulong din po ang Kalingap dito sa mga taong gumaganap ng kalye serye na to, ng teleserye na to. And bilang yung lahat po ng mga kasama
ugali dito ay sa mga beneficiaries po ng Kalingap. Kung napapansin ninyo, sila ni Rachel, sila ni Trixie, di po ba, sila ni Ryan. Ay yan po yung mga beneficiary ng Kalingap at yan din po ang mga natutulungan ng Kalingap. So, is their way of saying thank you din po doon sa mga tulong na naibigay sa kanila. Kaya po sila na andyan sa Kalingap serye para mabigyan po ng kasiyahan at katuwaan yung mga manunood or mga supporters. Pero hindi po tayo nakafocus dito sa serye or sa fandom, di ba? Focus pa rin po tayo doon sa mga charity works kasi yun po yung pinakahadikain po. Kaya nga po tinatawag na Kalingap kasi ang trabaho po ng mga Kalingap partners ay lumingap, manglingap ng mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya nga po nag-i-scout yung mga Kalingap partners natin para po makita at mabigyan ng tulong yung mga taong medyo naiiwanan na po ng assistance ng gobyerno, di ba? So ayan lang, no? Wag tayong mag-focus o wag nating masyadong seryosohin yung teleserye. Kung nag-i-enjoy tayo dito, so edi mag-enjoy tayo, but then andoon pa rin tayo sa main goal natin, ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. So maraming salamat po sa palaging pagsuporta sa mga Kalingap partners natin, and sana mag-iingat kayo palagi and keep safe and healthy always. Ayan po, para tuloy-tuloy yung pagtulong. And maraming salamat din doon sa mga sponsors, sa mga supporters na walang sawang pagtulong po sa Kalingap community. And ayan, huwag po natin kalimutan na suportahan po lahat po ng mga vloggers ng Kalingap, lalong-lalo na po yung tatay na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, si Kalingap Edna, at sa lahat po ng Kalingap partners. Ayan, i-like, i-share, at i-subscribe po natin yung mga kanya-kanyang mga YouTube channel. Huwag po natin i-skip yung ads kasi yung ads, isa po yan sa mga malaking tulong natin para po sa charity works po ng Kalingap. Ayan. And syempre, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan, Kapitana Nihais, like, share, comment, subscribe, and click the bell button, notification bell, para maging updated po kayo sa mga next ko na reaction. Maraming salamat. God bless everyone. Bye.